Reyna Ester ay isang tauhan sa Biblia na nagpakita ng matinding pananalig sa Diyos. Ang karusa ni Reyna Ester, bago pa man maging matagumpay sa panahon na iyon, ay may mga unang tao nang nagpakita ng galing at nagpamalas upang mapaganda ito. Alamin natin ang kwento mula sa isa sa mga taong nasa likod nito. Ngayong araw, masaya kami. Si nagkakaisa kami. Pagka yung kailangan na magpadamit kami sa isasakay, sa mga pastora at saka pastor, binibihisa namin yan. Ngayon, libre yun. Kami ang gumagastos noon. Pero natulong din ang mga ama, yung ina. Eh, siyempre, gusto namin magarbo. Nagawin namin, pangangaroon din kami para masuportahan namin ng ayos yung pagbibihis ng mga pastor at pastora at pati yung sakay sa karosa. Masaya doon. Karosa na? Ng Reyna Ester. Kayo, Tita Yos, simula, nasa barangay na kayo matagal na? Oo. So, ang karosa ng Reyna Ester, talagang yan ang nakalaan sa Gahak mo araw pa. Noon, bago namin nahawakan yung Reyna Ester, ang dating hawak ng Gahak ay Rosa Mystica. Rosa. Alam mo yung Rosa Mystica? Mm-hmm. O yun, yung merong nakipagpalit sa amin yan, gusto raw nila yun sa kanila naman. Kaya, yung Reyna Ester, napapunta sa amin. Tapos, napalitan ng Reyna Ester. Oo. Hanggang ngayon, Reyna Ester ang aming daladala. So, kaya ang original na karosa talaga ng Barangay Gahak ay? Rosa Mystica. Tapos, sumunod nga ay Reyna Ester. Diyan sa Reyna Ester, diyan na kami nagtagal hanggang ngayon. Yan ang aming ginagamit na karosa, Reyna Ester. So, anong panahon ngayon noon, Tita Yos, paano nabubuo ng barangay ang karosa? Sa pamamagitan ng pagtulong din ng ama't ina. Sumusuporta rin yan. Hindi nawawala yung suporta. Kaya lang, yung suporta, siyempre, hindi lahat ng mabibigay sa isang karosa. Kaya ang ginagawa namin, gumagawa rin kami ng paraan para mapaayos namin yung ng maganda. Kaya yung ayos na, siyempre ang saya-saya namin kasi nakakakuha rin naman kami ng price. Pero mas marami kami na kung price kayo. Dahil sa hawak mo. At sa pagpapaganda mo ng karosa. Kaya manghihinayang kami pag hindi mo hinawakan yun. Wala namang kahawak na maayos eh. So, ikaw lang din ang nagpaganda. Pero noon, albasin maraming kalpintero, yung mga maedad na, yun ang gumagawa. Yung bayaninan yun. Oo, walang... Sino yung mga kalpintero ng mga gumagawa ng karosa nung araw? Ang dami eh. Andyan si Tidore. Tingkakang Potoy. Ayan. Isa na yan, Tatay Pro. Porta yan dyan eh. Natay puro sarap po. Yan ang po. Yung si Sakanto. Sino ba yung Sakanto? Hingada. Ito yung Sakanto. Marami yan. Marami. Baka yung gagawa na. Ang daming gumagawa yan. Kaya masaya kayo. Habang ginagawa yan, nakapalibos yung mga tao. Nakatunga nga ganun. Pinapanood na mabuti. Noong mga panahon na yon, Tita Yos, sino ang pinakakumbaga eh parang namumuno dun sa ganyang paggawa ng karosa? Karpintero din lang. Parang merong kagaya mo na nagbibigay din ng
baby ba? Ano? Talaga vaccine na bibigyan ng skete. Kung ano. Hindi na maalala. Kasi mahuhun yung mga matatanda nung araw. Ako marami. Nagkamatay na. Nagkamatay na. Nagkamatay na. Oo. Marami sila. Marami kami. Sinabing lakad tayo doon. Lakad. Lakad pa. Mga nag-aasikaso na. Nakara na kami doon kung saan pupunta. Marami pa. Marami pang masasayang araw noon. At kung sabihing, oh, alay ng Gahak. Alay ng Gahak. Nakaran. Noong araw, kapag merong tennis na ganyan din tayo, active kayo. Oo. Ako, hindi ako nagpapabaya. Basta ginawa yung ano, karosa, lahat kami kasunod. Hindi ako naalis dyan. Pero ngayon, hindi na pwede. Nasa pa rin, pero nakaupo sa ano, sakyan. Active kayo, present pa rin. Oo. Andun pa rin yung suporta. Oo. Siyempre, kahit hindi ako gumagawa, andun pa rin ako. Eh, Tita Yor, pag naririnig niyo yung salita niyo, yung pangalan ni Reyna Ester, ano ba unang pumapasok sa isip niyo? Kahit nung araw? May natutuwa ako. Wala akong ginawa kundi tinilang ko yung aming karosa. Baka kung may, lalo na pagka mayroong sakay na, natutuwa ang kalooban ko ba? Kasi ang kinatutuwa ko, nasunod namin yung tradisyon na yon ng parang baliwala lang na magaang mga kalooban namin dahil nakatapos kami ng isang balay na ikasisya rin ng tao. So, ibig sabihin, ang Reyna Ester tatak ng Gahak? Oo. Matagal na pa ng sa Reyna Ester. Marami yung ano dyan eh. Gusto sumakay. Kaya kita mo, minsan pagka may dama, pinipilit na maisakay. Siyempre, yung tao din mo naman mahindihan. O sige, lagyan natin ang dama. Para lang masunod yung ano nila. Wala kaming hindi pinahinindihan noon. At saka kami, pagka namili kami ng isasakay, nilalahad namin ng mga ano, trato ng aming isasakay. Nakaayos. Oo! Oo! Ito yun. Ginawa namin yan eh mula nung kay Tatay Boy, kay Ambat, kay Balyat. Ilalatag namin ni ganyan ng traso. O sino ba dito? Kaya nga sinasabi ko, ngayon iba na eh. Hindi tayo naglalahad ng kung sino ang sasakay natin. Eh. Sila na ang namimili. No? Pero sa totoo lamang, dapat tayo ang masusunod. Kasi meron naman tayo dito. Bagamat hindi sa amin ng Reyna, nasisihan na rin kami. Kahit paano may naisasakay. Ano naman ang pakiramdam niyo, Tita Yon, kung halimbawang ganyan, nananalo? Siyempre, mas lalo masaya. Hindi ko lang masabi sa'yo na, yun, kung hindi sa, dahil sa'yo, hindi lang natin makukuha itong mga ganito. So, Tita Yon, ngayon, magpapasko na, ano ba ang naiisip ninyong mga pwedeng mangyari sa karosa natin? Malaki ang tiwala ko sa'yo. Mm-hmm. Oo, totoo yun. Na alam ko, hindi mo pababayaan ang aking barangay. Dahil sa iyo, nakuha natin lahat yung mga gusto natin makuha at makukuha pa ulit. Basta bigay mo lamang yung ano ng kalooban mo. Gagawa natin hindi mahuli. Hanggat lalaban ay lalaban. Lamaban. Kaya na. Kita nyo, kaya yan. Nagawa mo na nga ng ilang taon. Gagawa mo pa. Tita Yos, bati na lang kayo. Hanggang dito na lang po ang may kukwento ko sa inyo. Marami pa sana, pero hindi ko na maaalala. Ano eh, kasi medyo matagal-tagal na rin naman. Oo, yun lang. Yan ang kwento na maikling paggunita sa ating nakaraan. Lumipas man ang panahon, mananatili pa rin ang alaala sa puso ng bawat Gahakenyo. Samantala, silipin natin ang mga kaganapan sa Divisoria bilang paghahanda sa paggawa ng ating karoon.